Well, part 3 nung mental social amelioration na vlog, hindi lang yung sa social media eh, pati yung sa news, sa radio, tsaka sa TV. Kasi may mga news articles na halata naman nating sensationalize lang. Kumbaga, ang habo lang ng mga news companies is kumita yung news, mapag-usapan, and then sila yung kikita. Hindi naman may isang ganun kaano yung news eh. Kagaya nung sa COVID, di ba? Marami ang nahahawa, pero napakaliit ng percentage ng namamatay. At hindi yun yung hindi natin nakikita, na marami namang nagre-recover o gumagaling. Hindi naman necessarily may namamatay, marami rin gumagaling. Okay, ito yung mga sinasabi nila na yung nabanggit ko na, yung mga hindi raw totoo. Eh bakit? Bakit may bakuna kung hindi totoo, di ba? Kagaya nung nasabi ko na, di ba, yung polio wala na dapat dito sa Pilipinas yan, pero ba't nag-emerge yan? Dahil sa takot ng mga magulang o ng mga nanay, specifically dahil may mga yung sa dengue scare, it causes a scare to a lot of people. Kagaya nun, yung scare sa mga balitang yun yung nagpe-prevento sa mabuting idinudulot ng isang bagay. Ito pa, may nakausap ang mother ko, nakakilala niya. Tama ba naman sabihin na pasasabugin na raw ang Pilipinas, sabi rin sa Maynila? Eh, nakita ko naman sa YouTube na may natanggap yung Japanese authorities na parang intel na kasama raw ang Pilipinas dun sa may mga terror attacks. Iniimbestigahan na yun ngayon, pero ang notion sa mga tao is pasasabugin na yung Pilipinas. Eh, biniverify pa lang naman. Minsan masyado yung tinatakot yung mga sarili nyo. Kaya nga, wag na kayong manood din ng mainstream media kung hindi nyo maiwasang hindi sabihin yung mga lahat na naririnig nyo sa radio tsaka sa TV. Kung mapipigilan nyo lang din na wag na mag-chismis. Kung hindi nyo mapigilan mag-chismis, wag na kayong mag-ano ng balita. Tapos sasabihin nyo, sabi baka naman yung balita eh, pagdating dun sa mga kausap nyo, dagdag bawas. May bawas na dinagdagan pa. O, hindi na sa election yan, pati dun sa mga ano, dagdag bawas. Saka yung mga ganyan na news, maaaring lumabas yan, pero yan eh, military intelligence. Hindi yan dapat binubiw as yung ganun. Kasi magkukos ng panic yan eh. Kaya nga yun nga eh, kung hindi nyo nga kayang mag-ano, huwag nyo nang i-share sa iba dahil nagkukos lang yan ng panic. Imbis na makatulong kayo, eh lalo pa kayo nakaka-perwisyo sa ibang tao. Social amelioration yun. Yung hindi na pahirapan pa yung tao. Eh kasi, mentally, emotionally, spiritually, pinapahirapan nyo pa din sa mga sinasabi nyo. Kaya kung hindi lang din kayo, kung hindi nyo naintindihan yung news in its proper context, wag nyo nang i-share, isarilino nyo na lang. Common sa mga Pilipino yan, dito sa Pilipinas yan, kasi uso mga chismoso eh. Yung mga huntahan ng magkakalugar o magkakapitbahay o yung magkakamag-anak sa isang compound yan yun. Hindi na yung sa Facebook yan, yung naririnig sa TV, na napapanood sa TV, naririnig sa radyo. Hindi lang ngayon lang na idagdag yung social media kasi meron na yan. Hindi muna nyo i-verify yung ano, eh, basta sasabihin nyo na lang, sabi sa balita. Oh. Eh, malay nyo ba kung may natanggap na intelligence news na biniverify pa lang? Oh. Sana yung nasabihin nyo, biniverify pa lang. Sana hindi magkatotoo. At tama din yung sinabi ni Sir Jacob Brunel. Oh. Yung 9/11 attacks went undetected. Hindi inaasahan ng American Armed Forces yun na isa sa may pinaka malakas na military weaponry sa buong mundo.
if not the best military power in the world, yung US, o yung 9/11 attacks went undetected. Pero kasi pag may nabasa tayong advisory na ganun sa Japan, diba yung Japan nagsabi ng advisory, para yun sa mga citizens nila, na iwasan yung kanilang ano. Pero yun nga, nasabi rin ni Sir Jacob, unfair yun sa mga ano, sa kagaya nun, sa host country sa Pilipinas. So, pag walang paano naman yung ating tourism industry pag ganun yung nangyari? So, yung mga bagay na yun, biniverify pa. Yung military natin, nakikipag-ugnayan sa military, military ng Japan to confirm that. At gumagawa sila ng ano, ng action regarding that. Yun yung military intelligence na tinatawag. Kaya hindi tayo dapat mag-draw up sa conclusion na gano'n, na tinatakot natin agad yung ating mga sarili. At ang masakit nun, pinagsasabi nyo pa sa iba, wala akong pakialam kahit na anong edad nyo. Pero hindi dapat kayo nagsishare ng mga balita na hindi nyo naman napakinggan. Napakinggan ng ayos o napanood ng ayos. Mabuti pang sarilinin nyo muna. Yun yung sinasabi, may masabi lang eh. Diba? So yun yung TV and radio part ng ano, hindi lang internet yun. TV tsaka radio part ng mga balitang naririnig nyo. Kasi sensationalize yan eh. Kumbaga binibigyan ng hype para mapag-usapan. Tapos after a while, pagka alam nilang kumita na, bibitawan nila, pupunta na naman sila sa panibago. Yung mga lumalabas sa balita o sa news, dapat yan dinidiscern ng maigi. Hindi yan yung basta nyo lang may masabi na ganun. Kahit anong edad nyo, mapamatanda, bata, PWD at hindi. Dapat ma-discern nyo yung mga balitang naririnig nyo bago nyo i-share. Di yung basta may masabi lang kayo sa kakilala, kamag-anak nyo o kaibigan nyo. Kasi hindi kayo nakakatulong. Tapos kung may mangyari doon sa tao, di nyo naman sasagutin yung pampagamot doon o yung pampalibing nun eh. Basta magsasabi nilang kayo ng condolence, pero in a way, parang kayo yung naging contribution ng pagkamatay nun, if ever. Mas stress yun sa kakaisip dun sa sinabi nyo. Buhay ng tao yun ha. Pero condolence lang sasabihin nyo. Pero hindi nyo alam eh. Kayo pala yung naging cause. Kaya dun sa mga nagpapakalat sa mga social media, tsaka yung mahilig manood ng balita na hindi pinakikinggan o pinanood ng maigi, iwasan nyo muna yan. At nang matahimik ang buhay ng mga tao, hirap na nga sa COVID, dadagdagan nyo pa.